dahil pa yung ginawa sa opisina. Teka nga, umupo ka muna. May sasabihin ako sa'yo. Oh. Alis nga pala ako. Teka muna dito. Ah, Nico, dadating ko lang. Aalis ka na naman. Ha, natatandaan mo ba yung nag-iisang witness sa si Hoko case? Nabiglang nawala. Nagtatago lang pala. At gusto niyo makipag-usap sa isang taga-media bago siya sumurrender sa mga pulis. At ako yung gusto niyo kausapin. Honey, gabi-gabi na. Delikado. Eh, hindi lang naman ako ngayon aalis ng gabi. Iba na ang kalagayan mo ngayon. Buntis ka. Gilbert, buntis lang ako. I'm not sick. Iniisip ko lang naman yung kaligtasan ng baby natin at ang kaligtasan mo. I can handle myself, okay? Don't worry. Can you have the key now? Thank you. Mag-iingat ka po. Okay. I will. Bye. You take care. At ibabalik mo yung baby natin ng buong buo at i-deliver mo ng buong buo. Naman. Yung mag-iingat ka. Pagkain nga pala nakahanda na dun sa mesa, okay? Bye! Bye. Sino ka? Anong kailangan mo? Di mo na ba ako nakikilala? Kapatid ko lang naman ng natulan ng bitaga sa kagawa niya mga taga-media. Lalo-lalo ka niya! Reporter lang ako. Diyan siyang umatol nun. Pero ikaw na din sa kanya. Ito naman ay didiin ko sa lalimulan mo ngayon. Huwag ho. Huwag. Hindi nang pakiusap ko sa inyo noon. Huwag ho. Huwag ho. Pero pinakinggan niyo ba ako? Pinakinggan niyo ba ako? Gilbert! Lalaki. Habulin mo. Nakakulog na rin. Ipapahanda ko na kay Alvin yung kaso mo. Kumusta ang baby natin? Sabi ng doktor, baka last chance mo na daw tumabuntis. Nakasama daw sa uterus mo yung previous miscarriage mo. Kaya mag-ingat ka. Nag-iingat naman ako eh. Kaya lang ako nilalapitan ng gulong. Han, bakit kaya hindi tayo magbakasyon? Doon sa walang pressure sa atin, lalo na sa'yo. Huwag mo na ngayon. Kailan pa? Pagkatapos na lang si Hugo, case. Eh, hindi na tayo sigurado kung kailan matatapos yun eh. Han, importante sa akin tong kasong to. Wala namang importansya kung hindi trabaho mo. Magpatalo na naman ba tayo?
nakitang hinahatulan yun si Hoko. Dapat hindi siya mag-exist sa mundong to. Si Hoko o lahat ng katulad niya? Nakakalimutan yung nangyari sa mami mo. Pero bahala, I don't want to talk about it. Ayoko nang maalala pa yon. And then, could you stop being an avenging angel? Honey, I want to build a family. I want you to help me. Sa Hong Kong, sa LA, nandun ang family ko. Han, mas makakapagpahinga tayo doon. Sariwa yung hangin. Saka isa pa, walang makikialam sa atin doon. Hindi katulad sa LA. Han, huwag na tayo sa probinsya. Huwag tayo doon. Bakit naman? Naintindihan kita. Dahil nagsasawa ka na siguro dahil doon ka lumaki. Pero sa akin lang naman, gusto ko lang naman ma-feel yung place na kung saan ka lumaki. At gusto rin ma-feel ng baby natin. Bait naman ng asawa ko, bubuksan pa ako ng pintuan. Oh, Manang. Manang, ang asawa ko, si Vanessa. Si Manang. Hello po. Ah, Manang. Sponsor siya, paikuha yung mga gamit sa likod. Excuse me.
tingin si Manang sa akin. Ganun lang yan. Pero ang bait yan. Kala, ang maganda niya. At siya ng mga ninuno ko, honey. Ito si Lolo Alfon. Mm-hmm. Paano ba yan? Sabi ni Daddy, isa daw siya sa mga kauna-unahang delegado ng bagong Republika ng Pilipinas sa Philippine-American mm-hmm. Congress noong Commonwealth. Uh-huh. Tama ba yan? Commonwealth. Oo, tama. Yeah. Okay. Tapos si... Ito ang papa niya. Uh-huh. Tapos... Yan. Yan ang papa niya. Sino kumuha ko dyan, di ba? Ito daw yung pinaka-palikero. Yun. Tulad mo? Mana ba ikaw dyan? Hindi. Hindi? Oo. Oh. Sino naman yung katabi niya? Ito naman, Lola Tarsila ko. Ang ganda niya. Siyempre. Diyan kaya ito nagman eh. Pero teka nga, hindi ka nga alahan. Teka muna, ginawa mo akong babae ah. Diyan ka nagman. Oo. Ito, kilala ko to. Sigurado ko, ito yung papa mo. Alam mo, ang gwapo-gwapo pala ng papa mo, ano, nung bata pa siya? Bakit mas gusto niyang tumira dun sa Amerika kaysa naman dito? Kasi hindi niya matanggap na tapos ng paghahari-hari ng pamilya namin sa bayang ito. Yun. Yun ang rason niya. Sobra ka naman. Hindi, totoo talaga yun, honey. Alika, alika. Gusto mo, iikot pa ka sa paligid, okay? Si Manang talaga, oo. Bihira naman si Manang. Ah, hindi na ayos itong mga sabitan. Nagkakabulok ito tuloy. Honey, hanggang dito ba naman? Nagsisindi ka ng mga ganyan? Kailangan itong mga candles na to for well-being. Para naman maganda yung vibes ng pagtira natin dito, hindi ba? Siya to. Ang mga bad elements nasa Manila. Han, kailangan ko pa rin kaibiganin yung mga kapaligiran at saka yung mga spirit ng nasa paligid. At saka hindi lang naman to para sa akin eh, para sa'yo din to. At saka din sa magiging baby natin. Alam mo, Han, magdasal ka naman. Mas effective pa yun. Han, ang dasal. Ang dasal para sa Diyos, okay? Tapos itong ginagawa ko, para to sa mga nilalang ng Diyos. Kaya dasal at saka ito, Teka, dasal at saka ito, di ba? Ano ka ba? Laman. Ginawa niya. Sir, papatayin ko na itong pila ito. Kasi alam mo, matulog na tayo. Huh? Matulog ka mag-isa mo? Hindi. Ano ka ba? Buntis ako. Hindi pwede. Anong hindi pwede? Hindi. Anong hindi pwede? No. When? No. When? No. Hindi na? Ay! Tingnan mo tuloy! Ayan. Sabi sa'yo, yan na nagpapatuloy na pwede. Honey! Oh! Ka na! Pagpunta ka na. Mumintoy ka. Gilbert, ano ka ba? Hindi pwede tatapusin ko lang yung tinumumili. Thank you.
Manang? Eh, nandun siya sa may labahan eh. May ginagawa siya. Wait. Ah, may sakit ka? Hmm? Oh, mapapagod ka yan, ha? I'm okay. Don't worry about me. Are you sure? Yeah, very sure. Mm-hmm. Okay. Sipag, ha? Sipag. Honey, pag kailangan mo, nasa garden na ako. Sige. Uh-huh. Okay, ingat. Hindi mo papagod, ha? Mm-hmm. Okay. Go. Okay. Manang? Oo. Siya nga pala, kamusta si Father Nestor? Ay, mabuti na itanong mo. Eh, lagi kang kinukumusta sa akin tuwing magsisimba ko. Ganun ho ba? Oo! Pakisabi ho sa kanya, dadalawin ho sa amin siya ng asawa ko. Dapat lang. Yun ang gusto siguro noon. Hindi kayo nakakadalaw eh. Tumaba ho ba? Pareho ng dati. Pareho pa rin? Gilbert! Vanessa? Gilbert! Paano may nagmimisteryo dito? May muto ba dito sa bahay niyo? Kasi kanina, dahil may chutsap ako ng vegetables, pero nagsalang muna ako ng tubig dun sa stove. Nang pagbalik ko dun sa mesa, nakachap na yung gulay. Wala yun. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan eh. Alam mo, pakiramdam ko, may nakatingin sa akin palagi, may sumusunod sa akin. Alam mo, pagod lang yan. Think logically. Hindi naman eh. Wala naman kinalaman dito yung health ko. Gilbert, ano bang nangyayari dito? Hindi ko alam kung ano nangyayari. Sabihin mo naman sa akin. Siguro pagod ka lang.
Baka namamalikmata ka lang. Hindi ako namamalikmata. At lalo namang hindi ako nag-sleepwalk. May nakita talaga ako nakaputing babae sa labas ng utility room. Manang. Pasensya na ako. Tatatlo lang tayo dito sa bahay. Manang, lumabas ka ba ng kwarto kagabi? Hindi ho. Si? Hindi si Manang yun. Nakaputing babae. Siguro mga 18 to 20s. Kaya hindi si Manang yun. Imposible naman magnanakaw. Wala naman nawawala dito sa bahay eh. Manang, may nawawala ba? Wala rin, oh. Tignan mo. Hindi kaya may nagmumulto sa bahay na to. Wala naman siguro. Hello? Si Alulong ka na. Papare. Tagal ko na napapansin na ganyan palagi yung sulit niyo sa akin. Ang gusto ba kayong sabihin sa akin? Wala. Manang, meron ba kayong gustong sabihin sa akin? Yung nakita niyo kagabi. Manang, pakiayos po yung kwarto. Ako na bahala dito. Sige na ako. Sige na ako. Ako na bahala. Anak niya, tapos nakatanaw siya dun sa loob. Nandito lang yun eh. Alam mo, mabuti pa. Umalis na tayo, baka malate pa tayo eh. Eh, ha naman kasi... Wala ko nakita babae niya, okay? Hindi na ba doon lang yung babae kanina na kitang-kita ko, kausap ko pa nga siya eh. Okay na. Napalitan ko ngang nag-asawa na raw itong si Gilbert. Aba, di hindi man lamang ako naimbitahan. Ganon ako ang nagbinyag. Ako rin ang nagbigay ng first communion sa kanya. Father, teka. Pinadalahan ko po kayo ng imbitasyon. Kayo po ang hindi pumunta. Kaya dapat ho, ako magtampo.
Siya nga pala, Father. Ano bang rason nyo? Bakit hindi kayo nakapunta? Naghintay pa man din si Papa. Ang totoo niyan, Iho. Nasa kabilang bayan ako. Nagbintisyon ba ako ng mga estudyante sa elementarya na sinapian ng demonyo? Nag-exercise po ba kayo, Father? Minsan, kung kinakailangan. Ako, napakaraming requirements. Ay, siya nga pala, Iho. Halika. Sumama ka muna sa akin at may papakita ako sa'yo. Saan nila po? Ito yung susi. Sige, sige. Ito ka lang muna. Miss, bilhin na po kayo ng kandila. Magkano isa? Piso lang po ang isa. Sige. Bigyan mo ako ng 10. Yung tiso kayo. Paano mo nalaman? Mga agaw. Pinatay niyo ang anak ko. Magbabayad kayo. Magbabayad kayo ng mahal! Gilbert! 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 May bata! Hallucinating. Hallucinating? Hindi ako nag-hallucinate. Lo, kailan lang na parang nagkad dun sa batang pulubi. Tapos, pressure ka pa sa pagbubuntis mo. Pinangyari sa mami mo. Honey, huwag ka masyadong mag-iisip. Baka paano pa yung baby natin. Please. Thank you.
kitang-kita. Kitang-kita kayong babae. Nagsasabi ako ng totoo, kitang-kita kayong babae, punong-puno ng dugo. Hindi ako nababalik, totoo yung sinasabi ko, maniwala kayo sa akin. Pakilabas mo na siya. Oo, tayo na. Tayo na. Nakita ko. Kaya maniwala kayo, hindi ko ako nababaliw. Totoo lahat ng sinasabi ko. Naniniwala ako sa'yo. May nagmumulto nga sa bahay na ito. Bakit hindi niyo ko sabihin kay Gilbert yun para maniwala naman siya sa'kin? Alam niya yun. Alam niya. Doktor ang kanyang ama. Si Dr. Biasis. At siya may kagagawa ng pag-agas ng babae niyo hanggang sa mamatay. Agas? Agas. Abortion. Tinanggal yung bata. Pero walang nakakaalam doon. Inilihim nila. Dahil ayaw nilang masira ang kanilang pamilya. Kapag nalaman ng mga tao na may pinatay na si doktor. Bakit nila pinilit magpa-abort yung babae? Manang sino yung babae? Ewan ko. Ay, hindi ko kilala. Kasi po nagkinip ko, pinibisitin na ako.
dati ni Papa. Vanessa. Alam mo, umalis na tayo dito. Hindi tayo aalis. Kung meron dapat aalis, siya yun. Hindi tayo. Baka naman lang si Father Nestor. Tama yun. At least, pare yun. Sa mga pare, yung spiritual nila ay dinadaan sa dasal, sa aral. Pero yung mga spiritista, gift nila yun. They're born to do that. Pare ka na, tulungan na natin si mga Andoy. Mag-iisang linggo na hong hindi nanggugulo yung multong yun. Kumusta naman si Manang? Mabuti naman ho. Kaya lang medyo may kahinaan pa. Epekto yun ng masamang espiritu na pumasok sa kanyang katawan. Maigi naman at kahit aboy na pala ni Andoy ang masamang espiritu yun. Vanessa? Wala nang masamang espiritu sa bahay ninyo. Bakit parang ligalig ka pa rin? Wala na nga akong multo, pero medyo nagbabago naman yung asawa ko. Nagbabago? Ewan ko, Father. Pero pakiramdam ko, may tinatago siya sa akin. Ewan ko kung dahil sa mga nangyari sa nakaraang araw. Ang multo, madaling mapalis, madaling matalo. Pero ang konsensya, mahirap na kaaway. Ano ibig niyong sabihin? Ewan ko. Wala naman ako eksakto gustong sabihin. Father, para naman mas matagal-tagal kayo magkausap ni Gilbert.
pa nararamdaman na mayroong ligalig na kaluluwa sa bahay na ito. Sa tuwing dadaan ako dito, nararamdaman ko ang kanyang presensya. Hindi na kumikibo dahil wala namang kayong inireklamo. Hindi nga ako namin namulayan, Father. Kailan lang? Nung nagparamdam na kay Vanessa. Hindi nga ako eh, maagang naagapan. Kung ako nagkakamali, may mga alak pa doon sa kwarto ni Papa. Ay, kuha naman, please. Sige. Father, maiwan ko muna kayo. Sige. Manang, dahan-dahan dyan. Baka mahulog kayo. Oo, maingat ako. Okay lang, okay dyan. Sige. Sige, ha. Sino itong babaeng to? Di ba ito yung babae nagmumulto? Sino ito? Bakit siya kayakap ni Gilbert? Siya yung babaeng namatay sa pagpapaagas. Ano nga siya ni Gilbert? Dating naobya ni Gilbert. Nabuntis siya. At paagas nga, ayaw sa kanya ni Dr. Miguel. Kaya, matay yung bata. Namatay din siya. Ano, Han? Nakakuha ka? Mabubuntiso eh. Stupido! Papa, pananagutan ko na lang po yung responsibility ko sa bata. Gusto mo bang pagtawaran tayo ng mga tao? Ang apo ng mga bilyasis? Isinilang na isang babaeng bayaran? Papa, hindi ko siya bayaran. Come on. Anong matatawag mo doon? Asawa ng bayan? Unti-unti na nga tayong nasisira sa bayang ito dahil sa kabaklaan ng magaling mong tiwid. Tapos ngayon, magkakaanak ka sa isang babaeng pupukin? Hindi pwede, Gilberto. Hindi ako papayag! Papa, nandiyan na yan. Pwede pa namang wala. Papa? Gilberto, isipin mo na lang ang kinabukasan mo bilang politiko. Ikaw na lang pag-asa ng ating pamilya. Papa, ilang beses ko naman sasabihin sa'yo, no? Ayoko magpolitika. Politika man o hindi, hindi ko matatanggap ang anak ng bayarang yan. Dalhin mo siya rito, Gilberto. Kung hindi mo siya dadalhin dito, ipadudukot ko siya. Kahit kailan hindi ka mabubuhayan ang anak!
Sa akin ang mga kahiyupan mo. Pinanindirihan ko sa sarili ko. Pan-GC ka. Kriminal. Pinagsisisihan ko na yun. Ilang buwan din ako hindi makatulog dahil doon. Halos mabaliw ako sa panadiri sa sarili ko. Pag naiisip ko yun. Vanessa. Ilang taon din ako natakot magmahal. Ang dahil dun. Vanessa. Pagmamahal mo lang kung matusa ko tayo. Vanessa, tulungan mo naman ako. Huwag mo naman buhayin yung pagmamahal na yun. Please. Paano natin makakalimutan yun kung hanggang ngayon, nandiyan pa rin siya, tinahabol tayo? Wala na siya. Wala na gugulo sa atin. Vanessa, ganito ang mangyayari sa'yo. Maliligo ka sa sarili mong dugo at sa dugo ng anak mo! Hindi. Hindi. Mahal ko sa anak ko. Minsan ko na rin pinakiusap yan. Pero hindi ako pinakinggan ng ama ng dinadala mo! Satanas, huwag kong ikaw ang pinagagawa ng lahat ng ito. Sa ngalan ni Jesus, inutusan kita. Patahimikin mo ang bahay na ito! Lumayas ka, Satanas! Talagang sinusubukan niyo ako!
Umayos ka! Reyes! Reyes! Sa ngala ni Jesus, iwanan mo ang bahay na ito! Umayos ka, Satanas! Reyes! Palaglag niyo ang anak ko. Miyembro ka na ng impyerno! Ana, inaamin ko. Malaki ang atraso ko sa'yo. Pagpunta mo yung pamilya ko. Pagpunta mo yung si Vanessa. Pagpunta mo yung magiging anak namin. Ako lang sunugin mo ang gusto mo. Ako lang purasahan mo. Oh,
Ah!